Nakatapos lang ng laban ni Marlon Tapalis, mga bay, kung saan ay nagwagi ulit ito sa isang second round knockout. Ito na nga rin ang pangatlong panalo niya mula noong natalo siya ni Rusuki Iwasa noong 2009. Maalala natin ang sumunod niyang laban noong November 2020 kontra sa kapwa Pinoy na si Eden Sonsona, kung saan sa round 1 pa lang ay isang right uppercut sa bodega ang tumama kay Sonsona at napatalikod nga ito sa sakit at napalhod. Nakatayo naman agad si Sonsona at nagpatuloy sa palitan ng malalakas na suntok, pero nadali ulit ito ng right counterhook ni Tapalis kaya bumagsak ulit sa lona. Dito sa round 2 ay gustong makabawi nga ni Sonsona at malalakas ang binibitawang suntok nito para siguraduhin mapabagsak din niya si Tapalis. Pero sa isang right uppercut ni Tapalis na tumama sa noo ni Sonsona ay natapos ang laban matapos na paikot at napalhod at umayaw na sa laban si Sonsona. Sa sumunod na taon noong December 2021 ay lumipad muli si Marlon Tapalis pa Amerika upang harapin si Hiroaki Tishigarawa. Dito sa round 1 pa lang ay dalawang beses nang napabagsak ni Marlon Tapalis ang kalabang Hapon. Unang knockdown call ay nang mapasandal sa ring si Hiroaki matapos bumigay ang mga tuhod nito. At bago matapos ang round 1 ay isang right hook sa pisngi ng Hapon ang naghatid sa kanya sa pagbagsak. Na-save by the bell pa si Hiroaki sa round 1, pero dito sa round 2 ay 6 na segundo lang ay natapos na ang laban. At sa kakatapos lang na laban ni Marlon Tapalis kanina kontra sa Mexicano na si Jose Estrella ay isang left uppercut sa bodega ang nagpabagsak sa Mexicano. Nanilibit nga ito sa sakit, mga bay, at sinubukan pang tumayo. Pero hindi na ito makakuha ng balanse kung kaya'y itinigil na ng referee ang laban. Dito nga, mga bay, ay nananatiling ranked number 1 si Marlon Tapalis sa Super Bantamweight Division dito sa Pilipinas, habang pang ranked number 8 naman para sa pandaigdigang ranking. Mabuhay ka, Marlon Tapalis, at sana'y mabigyan ka ulit ng pagkakataong makalaban sa isang world title fight. Daghang salamat, mga bay, at hanggang sa dulo ay hindi pa rin kayo gumibitaw. Nais ko pong malaman ang iyong reaksyon sa ating video. Paki-comment na lang po sa baba at mabasahin po natin yan. Daghang salamat, mabuhay tayong lahat.